Walang presidente po. Oh, hindi ako mag-ari ng gobyerno. I am ready to go down. Walang Congress, walang Senado. Wala akong pinapatakbong gobyerno. Walang Supreme Court. Walang problema yan. Ganap, may nagkaroon na hindi nyo inaasahan na within the prescribed time ay na-promulgate nyo yung sovereign government by which na kayo lang nakagawa. Now, Ako lang nakagawa. After that, ano na mangyayari nun? Hindi na ba pwedeng then, isang kaharian na siya rin ay isang sovereign state? Hindi po. Hindi po. Wala po. In fact, may ibang grupo din na tinatawag na Bogsupay. I think ang kanilang tinutulak dyan yung nasa preamble nga with the sovereign Filipino people, ganun. Yung pala, napasok na tayo sa 10-year prescription time. Now, ngayon, Your Majesty, kung sakali itong grupo naman ni Dato Magsisibya na i-replicate niya yung anyo na sindan, no? Kasi clearly, kayo lang ang may existing model ng sovereignty. Yeah. No? Nagsaburin mo din. Nagsimula kayo dyan. Justice system. Yeah, foundation and process. Oo, nandito na. Nagsimula sa inyo. At meron kayong tribunal. Meron kayong financial system. Then may tribunal bank. Ay, meron kayong tribunal bank. May banko kayo dyan. Etc. At yung foundation. Yung foundation hindi yung as a corporate entity. Kundi yung pundasyon. Now, pwede ko bang i-replicate ito sa isang lugar? Halimbawa, dun sa Bukas Grande, at gagawin ko rin ang kagaya ng ginagawa ninyo. By which, clear to me, na yun din ang ginagawa nila doon. Oo. It is actually a usurpation of authority. It is actually illegal. Illegal yan in the sense is, hindi talaga mangyari. Dahil number one, ang prescription period sa declaration ng EPRA 8371, lumampas na ang prescription eh. Plus, once ma-declare ang government, because there's only one government, meaning isa lang, ito na ngayon. Kasi hindi ka rin maging gobyerno kung wala kang teritoryo. Kung ang teritoryo sa Bukas Grande is only the Surigao, hindi po ganyan ang ownership. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi po ganyan ang ownership. Kaya ang ownership is actually an entitlement. You can occupy, ang occupation is not the entire din na ito lang ang sa atin. Buo yan, ang ownership ko is actually the entire entitlement of the OCT 01-4. And aside from that, kayo lang ang ni-recognize within the 10-year time frame. Tama po ba yun? Oo, na-recognize man natin. Kung meron ng gagaya nun, dapat nasa under ng inyong jurisdiction, nasa inyong auspices o sa inyong approval. Tama ba yun? Yes, tama yun. Kasi kung magsakasakali maglalabas kami ng currency, hindi pwede hanggang hindi nyo papayagan. Tama talagang ba yun? Talagang hindi pwede dahil isa lang ang makakreate ng currency. Ang gobyerno lang mismo. Kung anong gobyerno? Gobyerno example ng gobyerno ng KFH. Kanina gobyerno. A nation within a nation. So then, ito talaga ang totoo. Ang atin ang totoo. Tayo ang sovereignty. And okay. Region 10 is the smallest nation that hover above all things. The nation. Kaya ang Region 10, the host of all nation. Okay. So it's not only Philippines. Ah, ganun ba? Yes. Absolutely, it's not only Philippines. Balikan natin itong case study, luminaw na ikaw ang dapat na mag-enforce nito, ikaw ang implementor. Now, balikan natin itong kaso diyan sa Socorro, Surigao. Itong
pag-imprenta nila ng panibagong pera, yung tinatawag na G-Zion, ito ba ay in defiance din? Yes, that is, makita man natin yan, Ka-Anton, on Republic Act 3850, this is criminal code that was actually provided by the United States of America in 1932. Before the 1935 has constitution was awarded to the Philippines, they already have created this 1932, the Republic Act 3815 to protect the ownership, to protect the sovereign rights, the government. And what did it say in book 1 form 1? What did it say? Na ang ating teritoryo, it will be, ang maritime law is actually, maritime zone is not a territory. So, at printing currency under forged instrument is actually illegal. That is threat of national security. So, okay. Kung totoo man na itong nag-declare ng Maharlikan Kingdom, I don't know. Actually, kung nag-create man sila ng G-Zion cast, that is actually a criminal forged instrument. Because it's only a government that can print money. That excludes you. That excludes the KFH. That excludes me, yes, because I have the land, I am a government, I am sovereignty, I own the gold, who owns the land, owns the gold, and this is the reason why we print the money. And that is written in 1 Maccabee 15. Diyan now, kasi... Okay, ang next question ko, paano ko pwedeng gamitin pa yung IPRA law after na nag-lapse na itong 10-year period na to, after na wala na itong commission, dahil wala na itong Indigenous People Commission, wala na, tama yun, ano? Yes. Now, paano ko gagamitin pa yung IPRA law? Pwede ko pa itong i-invoke? Alam mo, magtatayo ko ng sa mga Maharlika, magtatayo ko ng sariling, kasi meron ganun eh, no? Like Kuluban, marami po sila. Mga urban people to, pero pumasok sila dun sa Indigenous IPRA law, kumukuha ng discount, etc. etc. Pwede pa ba? Pwede pa bang gamitin yun? Wala bang limitation? No. Pakipaliwanag. Meron pong limitation. Kung makita nyo, ang Civil Code 386, Article 427, 428, 429, ano ba ang nakasulat dyan? Anong sabi niyan? I have the right to exclude anyone. So, pag na-declare na, lumabas na ang may-ari, kung sino man ang lalabag sa labas, sa batas, siya ay excluded, magiging excommunicated, and that is criminal in behalf of the Republic Act 3815, criminal code, because it's only a government that can print money. Even this, yung crypto, Bitcoin. You know, let's talk about crypto and Bitcoin. Why you think just recently they already invoked that those are actually fraudulent, also fiat, non-existent. Okay. Mawawala din siya. Okay. Nabalikan ko muna itong Your Royal Highness. Ito ang ano nila, no? Self-governance. Tama po ba na pwedeng mag-declare sila ng self-governance under the IPRA? Hindi po. Kasi you can only declare self-governance if you have territorial rights. Do you have territory? Do they have territory? Mga lumad naman daw sila kasi may mga lumad naman ho sila. So, teritoryo naman nila. Hindi po. Lahat, maraming mga nag-declare po. Hindi lang po yan si Sir Glenn. Hindi lang po si Sir Glenn ang nag-declare. Marami po silang nag-declare po. So, ini-invoke dito. Independent. They are supported. They are actually, itong mga later part na nag-declare ng EPRA, self-governance, these are all supported by the corporate republic. And all of them is under
Republic of the Philippine Corporation, and that is original and void. So they are declared under the SEC, registered of Security and Exchange. So they are actually registered under this premise, but the Republic of the Philippine Corporation is already expunged. I already issued co-warranto. Okay, wala so na eh. it's no longer correct. Invoke kasi, independent customary law under Section 19. Yes, because the NCIP is already repelled. Wala na. But I adopted the law of EPRA 8371. Okay. Inadapt ko po yan. The self-governance Section 13, hindi na rin to pwede. Hindi na, kasi na-invoke ko na eh, na-declare ko na yan eh, na-promulgate na. Implementing rules under Rule 4, Part 2, Section 1, pursuant to RA 8371. Expunge na yan. Kasi na-invoke ko na, na-promulgate ko na eh, na-adopted na yan ng Sovereign Crown eh. Eh ngayon, kung lang kasi, gusto namin magtayo, gusto namin ma-exercise yan, ang IPRA, mga sinasaad dyan sa IPRA law, anong dapat namin gawin? Hindi then na pala they have, ang ano niyan, ang gagawin nila is they have to start to work on the grassroots. Grassroots means community. Now, kung saan man sila, ang mga tao, where community they situated, sila, kailangan they have to embrace sovereignty, then I will award them, I will grant them the land. The land will be granted to the community, and then within that community, they have to find their leader. This is why the sovereignty is a government of the people starting grassroots level. Hindi yan doon sa itaas sa presidente. Walang presidente po. Oh, hindi ako mag-aral ng gobyerno. I am ready to go down. Walang Congress, walang Senado. Wala akong pinapatakbong gobyerno. Walang Supreme Court. Walang problema yan. Dahil the court starts in the ground. Iyan ngayon, ano bang tawag niyan? Saan? Tribunal Barangay, sa atin, meron tayong ating judicial sa tribe. Tribunal Court. Meron tayong Tribunal Court. No, since nakapasok kayo dun sa prescribed time, no, nakahabol tayo, photo finish. Yes. Diba? Photo finish talaga. It cannot be reverted. Ikaw na ngayon, ang tagapagdala nung IPRA Law 8370. Tama. Kayo nang tagapagdala. Kayo nang tawag niyan. I rule. I am the ruler. Actually, ang ginawa natin Kaanton is from the corporate republic, I actually restore the lost constitution of the corporate republic for the Filipino people, for our country, I restore the rights of the people. Ayon kay Queen Salvacion, ay dapat yung sumaklaw sa kaharian ng Kingdom Filipina Hacienda dahil po yan ilalabas na illegal o hindi sa kanyang sanction. Hindi sa auspices ng Kingdom Filipina Hacienda dahil siya ang kinasihan, inatang sa kanyang balikat ang essence, no? Ang essence, yung kabuuan ng IPRA law. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring The Divine Legitimate Government, Kingdom Filipina Hacienda, the Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwalat ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makadiyos, makabansa, at makakalikasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.